Yan, ito nga pala yung Raider 150 na nakuha natin dito sa Morong. Yan. Sa budget na 30 to 35 makakuha na kayo ng Raider 150. Okay din yung gauge niya, yung gumagana yung gauge. Although nasa 70 na yung nakuha natin, pero di na kasi ako tumitingin sa odometer, madalas chinecheck na natin yung makina kung tahimik. Yan. Naka-alloy na swing arm. Super drag na rim. Yan, malinis naman siya tignan. Issue lang na ito, red siya sa papel kasi Gen 1 siya. May sinama siya sa ating libreng kaha set ng Gen 1. Kaya baka ibenta natin yung kaha na ito. Motor ng kapatid ko. Ngayon, aayusin lang natin yung mga wiring niya kasi di gumagana yung signal light. Paano ba yung signal light na ito? Gumagana yung harap, yung likod, yung hindi. Sa likod wala. Kaya wawiringan natin ito. Tapos ililipat natin yung Gen 1 na kaha. Tahimik pa yung makina. Tapos problema yung headlight. Kumikislap. Di ata siya naka-battery operate. Ayusin pa natin. Yan, bumili rin tayo na stock na canister para makabit natin dito. Hindi kasi natin mariregistro to sa LTO na naka-open pipe. Nabili natin to naka-open pipe kasi wala naman tayong planong gumamit ng ganito kasi maingay sa daan. Binila na lang natin siya na adapter para makabit natin to. Pakita ko sa inyo pag nakabit, tsaka sound check natin para matesting natin. Kakaya dito pa naka-open pipe. Try natin. Yan, nabaklas na natin. Ito yung tail light niya. Magpapalit tayo ng kaha ngayon. Yun yung malapit dyan, no? Pag mga second hand yung motor, tinan nyo. Wala man lang balot na electrical tape. Positive, negative. Paragdikit yan, boom! Pwedeng masunog yung motor nyo. Kaya pag mga second hand talaga maganda, kahit makinis o ano, check nyo pa rin yung wiring pag mukhang madumi yung pagkaka-wiring nyo. Ito halataan eh, kasi di gumagana yung ilaw. Kaya ramdam ko yung makalat yung wiring ng gumawa na ito. Yan, ayusin natin ito, lagyan natin ng mga shrinkable tube. Kasi yung electrical tape, pag tumatagal, lumuluwag siya eh. Natatanggal yung pagkadikit niya, yun. Lumalawlaw yung tape. Yan, linisin natin ito, tapos ayusin na natin para magkaroon na ng signal light itong Raider 150 natin. Bago natin ito dalhin sa tarlac. Yan yung kaha niya yun. Yan, yung Honeywell switch, sinukuan na natin, no? Sana ba yan? Ayan, Honeywell. Di ko talaga trip din kasi yung tigas. Ayan, matigas siya. Tapos, wala, di naman natin lalagyan ng hazard pati kill switch ata ito. Pero matigas siya. Bumili na tayo ng stock na switch ng Raider. Para plug and play na lang, tapos matapos na natin to. Kabit na natin. Nalipat na natin yung Gen 1 na kaha. Yan, naka-stock na canister na rin tayo. Big elbow. Headlight na lang yung problema natin. Ito. Ang ilalagay nating headlight, yung bagong headlight pa rin natin kasi yung bracket nito iba na eh. Wala siyang kasamang bracket para dun sa Gen 1 na headlight. Kaya yan yung ginamit natin. Yan, nakabit na natin yung pulang tapalodo niya. Ngayon, testing na natin to kasi papagasan pa natin. Medyo delay din pala yung throttle nito. Kailangan ng langis. Yan yung buong itsura niya. Pagkasan na natin, tapos testingin na natin ito sa labas. Yan, nakabit na natin yung kaha ng Raider Gen 1. Ganito yung stock decals niya. Problema natin yung headlight. Wala palang kasamang bracket yung binigay nung nagbenta, kaya di natin makabit yung stock na headlight. Yan pa rin yung headlight nung bagong model ng Raider. Yan, naka-canister na rin na stock. Pero hindi ganito yung stock canister ng Gen 1 eh. Papakita ko na lang dito yung picture ng stock canister. Ayan. Ngayon, road test natin. Siguro setup natin yung camera doon kasi wala pa akong GoPro. Hindi ko mapapakita sa inyo. Medyo matulin pa to, may asim pa tong Raider natin. Naka 28 nga pala siyang carburetor. Ito. Nagpalit din tayo rectifier. Ito, di ko nire-recommend tong rectifier na to. Ayan o. Oh. Natatanggal siya kaya pangit. Ayan o. Eh dito dumadaan yung hangin eh para lumamig yung rectifier. Yan, natatanggal siya.
Eh, dito sa Binangonan, nasa Cardona tayo, wala tayong mabilan masyado ng rectifier, kaya ito na lang muna. Yung lumang rectifier niya kasi hanggang 8 volts na lang yung maximum charging niya, kaya nagtry ako magpalit yan. Nag 14 volts na ulit. Huwag lang sana masira kasi natatanggal yung ano niya eh. Parang dito yung pangano niya, air cool, para di mag-overheat yung rectifier. Ang testingin natin ulit. Set up natin yung camera. Ayun, naka 28 siya na carburetor. Yan, okay na yung radar. Nabuo na natin. Naka LED na yung signal light, pati headlight. Ready na yung uwi ng Tarlac. Pati ito, tinanggal ko. Yan pa yung nagkakos ng overheat kasi nabablock yung dito. Yung oil cooler. Naharangan yung sagap niya ng hangin. Kaya di naman talaga kailangan ng ganito. Hindi ako naniniwala sa cover na yan. So yan, ito na yung Raider 150 na binubuo natin. First gen. Ito yung lakas na ng ilaw niyan. Tapos naka LED na yung signal light. Ito na natin, tatapusin yung video natin. Sa mga mahilig manood ng mga project na motor, subscribe lang kayo dito sa YouTube natin. Next project natin, Raider 125. Raider 125, pero yung atin na. Kasi itong motor na ginawa natin, iuwi pa natin to sa Tarlac. Yan. Binili natin dito sa Morong, sibabiyahin natin sa Tarlac. Dahil sa kapatid ni ate to. Yan, ireregalo sa kanya. Solid na solid pati ito. Salamat. Let's go.